Narito tayo ngayon upang matunghayan at pagkwentuhan ang talaga namang nagwa-viral na latest issue ni Ate Erica. Sa istorya nga na ito ay kasama si Kalingap Val Santos Matubang at siya ay pumunta sa dating bahay nila Ate Erica sapagkat may nabalitaan siya na issue patungkol sa kapamilya ni Ate Erica at mga hinaing nito sa kanya. Hindi na kasi doon nakatira si Ate Erica sa kanyang pamilya at iniwan niya na daw ito dahil sa nakaluwag-luwag na o nagkaroon na sila ng pera. Tinawag niya rin daw ang kanyang lola at lola na mukhang pera kaya naman nagkasiraan ang kanilang pamilya pati na rin si Ate Erica. Wala niya sa akin. Bakit ay parang masamang lubos sa papo mo? Eh, ikaw naman magsasabihan ng mukhang kwarta, ganyan. Aba, anong kwarta ang bigay sa akin? Sasabihin sila. Sino may sabi mukhang kwarta ka? Si Silami. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabihin ako lang ganyan. Walang kaugali. Grabe naman. Hindi dapat bilang isang apo, huwag magsalita ng gano'n. Sa lulo na sabihan mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin, nagpalaki. Kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Wala silang utang na loob. Bakit ay, sobrang ano mo sa kanila, hinalaki? Dahil dyan? Sa mga winiwikan na sa amin na lapastangan yung mga apo nila. Nalapastangan nila kami yan. Kaya, ayaw ko na. Mas hindi kayo mag-gaso rin doon. Hindi ko na hinagad na mag-aayos. Talagang napakalaki na nga ng sama ng loob ng lolo ni Ate Erica sa kanya sapagkat nagawa daw nila itong tawagin na mukhang pera. Sabi pa nga ng lolo ni Ate Erica ay ginagawan pa daw nila ng kwento na kunwari ay hindi totoo na may sakit ang kanilang lola. At pagkatapos ay kinukuha daw nila ang pera na nanarapat para sa lola ni Ate Erica. Kaya naman grabe at sobrang sama nga ng loob ng lolo ni Ate Erica sa kanya. Sinabi pa nga ng lolo niya na mas maganda na daw hindi sila magkaayos dahil napakasakit talaga at napakasama daw ng ugali ng kanyang apo na hindi niya naman daw inaasahan dahil sila mismo ang nagpalaki dito. Mag-aayos pa kami. Nasa yung ina niya. Yung ina wala din mang kwan sana. Anak mo yung ina? Umpo. Pero bakit ayaw mong anak mo? Hindi nga po marunong magpangaral sa anak. Dapat isang magulang. Pangaralan yung anak niya para matuwid. Matuwid yung anak nila. Eh wala. Kampi pa? Kampi pa dun sa anak. Pag-iisira pa nga yung nanay niya. Yan daw ay talagang nagahambog lang. Magkasakit. Bakit ganun sila? Ay, awang ko lang. Hindi ko alam. Ha? Ay, lovers. Gumagawa lang kasi nung ilingan ninyo ba? Yung Ima Torres po ang laging araw-araw ni Sheila may kausap. Ima Torres. Ima Torres. Lagi yung kausap nila? Yung namumuno po sa Ilaver. Mm-hmm. Parehas sa parehas po sila. Tamang panggawa na kwento. Puro paninira. Ang pagkalkal ng buhay. Yun lang. Wala na po, kwebel na kwento. Sabi pa ng lolo ni Ate Erica sa kanya ay meron itong mensahe na pinaparating kay Ate Erica. Sabi nga niya na yung ugali daw nila ay talagang hindi papalampasin ng kanilang lolo dahil para sa kanilang lolo ay panlalapastangan ito sapagkat hindi nga nila matanggap dahil sila mismo ang nagpalaki kay Ate Erica ng ilang taon. Sila din daw nagpaaral at naghatid sundo dito kahit na ulan. Kaya naman daw hindi rin nila lubos maisip na talagang iiwan at pagtataksilan sila ng kanilang tinuturing na apo. Kaya napakasama nga ng loob ng lolo ni Ate Erica sa kanila dahil nagawa nila na iwan nila ang nagpalaki at nagmalasakit sa kanila noong bata pa sila. Kabal na kwa niya na decision na magkasundo pa kami. Wala ka lang pala magkasundo kayo.
Ano kung tutuhin ka sa bahay nilang bago? Ay, dito lang ako sa Butukan. Hindi na magkita sa ganyan mga klaseng tao. So tay, anong mensahe mo kay Silami kung sakaling nakikinig sa atin? Ay, kung nakikinig ka naman, Silami, yung mga asal mong ginagawang ganyan, hindi pwede sa akin. Ayaw ko nung lalapas na nga ninyo nagpalaki sa inyo. Ilan taong kayo na pa sa amin. Pinaaral kayo, hatid sundo ng motor, kahit maulan. Pero nagawa ninyo sa amin, lula mong ganito. Hindi lang masasabi ko sa iyo. Kay Erica, tay, Erica. Siya rin po yung parehas ng dalawang. Parehas silang ugali? Parehas lang. Tay, alam mo ba yung ano yung dahilan bakit binawi ni Jun E yung kalahating milyon na sana pabahay nila Erica kay Kalinga Prab? Alam ka doon. Grabe at napakasama na nga ng loob ng lolo ni Ate Erica sa kanya. Sapagkat dahil lang sa pera ay talagang nagawatak-watak sila at nagkagulo ang kanilang pamilya. Talagang iniwan na nga ni Ate Erica ang kanyang lolo at lola na nagpalaki sa kanya. Kaya naman ito talaga ang hinain ng lolo ni Ate Erica sa kanya dahil hindi nila lubos na matanggap na ang sarili nilang apo na kanilang pinalaki ng maayos, pinihisan at pinag-aral ay ang tao pa talaga na tatalikod sa kanila lalo na sa oras ng kanilang pangangailangan. Kaya naman sa parte ng kanyang lolo ay hindi na rin na isang kanyang lolo na ayusin ang hidwaan na nagaganap sa kanilang dalawa dahil hindi daw ito katanggap-tanggap. Alam ka doon na kwento? Doon po sa pagbawi po ni Sir John A, hindi ko po alam kung saan po napunta yung pera. Mm-hmm. Kasi magkausap na po na sila ni Sheila May. Okay. Ibig sabihin, mayroong malaking factor si Sheila May kung bakit binawi yung pera kay Kalinga para sa pabahay ni Erica. Opo, kasi ganito. Kasi parang ang... Kasi ganito po kasi nung... Pag po binablog po si Erica ni Sir Kalinga Prab. Alam na po ni Sheila May ang parang pinag-usapan na po nila ni Sir mga John. Kalinga, mga kaibigan, ulitin niya nga paglingkod para sa Santos Matubang. Simpleng tao, ordinaryong vloggers, sa mga Kalinga, na handa maglingkod po sa ating mga kaya. Ito po mga kaibigan ko nasa bahay ngayon nila, ano? Yung nila tita sa lolo po nila. Dahil nga pumunta si Kalinga Val sa bahay nila Ate Erica ay marami ring nalaman ng mga manonood tungkol sa hidwaan ni Ate Erica at ng kanyang lolo at lola. Lumabas pa nga din na konektado pala ito sa naudlot na pagpapabahay ni Kalinga Prab para sana kay Ate Erica at sa kanyang pamilya. Nandun naman ang kanyang tita at talagang naglahad ng istorya. Sinabi naman ng kanyang tita na talagang hindi naman daw totoo at lumalabas nga na hindi talaga totoo ang mga rason ni Ate Erica sa pagtanggi niya sa pagpapabahay kay nila Kuya Ram sa kanila. Sabi kasi ni Ate Erica noon ay hindi mo na siya magpapavlog o hindi na talaga siya magpapavlog kaila Kalinga Prab sa kadahilanan na mag-focus muna siya sa kanyang pag-aaral at gusto niya rin talagang magkaroon muna ng oras para sa kanyang pamilya at sa kanyang pag-aaral dahil pursigido ito. Ngunit lumabas nga sa issue na ito na talagang hindi totoo ang lahat ng iyon. Sapagkat ang katotohanan ay mayroon na daw kumakausap kay Ate Erica na may isang negosyante na talaga namang handa kaagad tumulong sa kanya. Kaya naman ito daw talaga ang dahilan kung bakit bumitaw na at hindi na nagpapavlog si Ate Erica kay Kalinga Prab at sa Kalinga Team. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa talaga namang trending at talaga namang pinag-uusapan na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!